Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat po. So guys, andito na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin naman ay laki o haba ng ari o titi. Sukatan nga ba para sa mga kababaihan? No, yan po ang ating title. Ayon sa aking pagsaliksik, may mga lalaki ang nakakaranas ng pagkabalisa tungkol sa kung ang kanilang sandata ay sapat na ba na malaki at kung ito ay masisiyahan ang kanilang partner. Ito ay maaaring makaapekto sa tiwala sa sarili at imahe bilang isang tao. Gayunpaman, kadalasan ang mga takot na ito ay wala pong batayan. So wag po tayong matakot. At ang tanong, nasusukat nga ba ang pagkalalaki sa laki o haba ng kanyang sandata? Ang sagot naman ay malaking no, hindi po. Dahil kaming mga kababaihan, mayroon pong natuklasan ayon sa pag-aaral na hindi ang laki ng sandata ng lalaki ang gusto ng mga kababaihan, kundi ang performance at ugali ng isang lalaki habang nakikipagtalik sa babae o sa partner. Kaya hindi rin ibig sabihin na kapag may kaliitan si Manoy ay hindi mo na mapapaligaya ang iyong partner. So yan po guys, kaya bibigyan ko kayo ng tatlong anggulo para doon sa may kaliitan ng sandata. Pero guys, huwag po tayong mawalan ng magkaroon po tayo ng tiwala sa ating sarili. Dahil hindi yun ang gusto ng isang babae, malaki man, malaki na ari, ay hindi po namin ninanais. So yan po, sinabi ko na kanina, ang batayan po ay ang ating performance at ang ugali natin sa pakikipagtalik sa ating mga mahal sa buhay. So, bibigyan ko kayo ng tatlong anggulo kung sa tingin mo ay maliit si Manoy, makakapagpasaya sa iyong partner tulad ng number one, yung tinatawag na back-to-back. Hindi ko na masyadong iano, no, kasi bawal dito sa YouTube. So, yung aso style. Dahil sa patalikod na anggulo nito, tiyak mas malalim ang pasok at mas mararamdaman ito ng babae. Kaya anumang size ng sandata ng lalaki, tiyak magugustuhan ito ng mga kababaihan. So yan po yung una, back to back. Ang number two naman, ang babae ang nakapatong sa iyo o ang nasa itaas. O tinatawag na cowgirl na tinatawag ano. Sa anggulo na ito, ang babae ang may control sa lahat na gusto niyang galaw. Dahil pwede niyang isagad ng malalim, sapat na na makatapos ang babae at walang pakialam ang laki o liit ng sandata ng isang lalaki. So yan po yung number two guys, ang babae ang nasa ibabaw. At ang panglas naman natin ay yung nakahiga kayo pareho. No? Pareho kayo nakahiga, pero nakaano kayo. Ito yung tinatawag na sa likod ang pasok ng lalaki. Sa likod ang pasok ng kanyang titi. Ano? So, at dahil sa anggulo na ito, tiyak maaabot ni Mr. ang G-spot ni Mrs. o ang babae dahil sa malalim ang dating ni Mr. So, dahil nasa likod po kayo, kaya abot na abot nyo yung G-spot na nasa likod ng tinggil, sa bukana ng babae po. Nandoon po banda ang G-spot, sa likod lang po ng tinggil ng babae. Kaya pagpasok nyo doon, maabot ng kahit may kaliitan si Manoy, abot na abot nyo yung G-spot ng isang babae. So, hayan guys! Sana nagustuhan nyo ang aking isa na namang topic ngayong araw na ito at sana huwag po kayong magsawang tumangkilik sa channel ni Ate Estela. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.
At advance Merry Christmas sa lahat po sa inyo. Maraming maraming salamat.